Naririnig ba ako? Naririnig ba ako pag ganito? Hi! Ako si Christian at for today's video, ang gagawin natin ay kakain tayo ng pancit canton. Yes! I love pancit canton. So, pancit canton, lucky me. Baka naman. So, para sa video ngayong araw, kain tayo ng pancit canton. At, sasagutin ko ang assumptions nyo tungkol sa akin na galing sa Instagram stories ko. Ang setting natin ngayon ay nandito ako ngayon sa Victoria Tarlac, which is my hometown province. Ito ang Bakuran. Labe! Ang kakainin natin ay pancit canton, itlog, tsaka brown rice. Gusto nyo ba yun? Ang arte pala ko na talaga healthy. Init, grabe. At yung iniinom ko ay brewed na tea na may yellow. Kasi, kunwari nga healthy. So, yun. Let's start! So, ang unang tanong ay pinend ni Rowan de la Merced. Sabi niya, kwela. Pero akala ko dati masungit. Si Rowan ay ka-school bus ko nung high school. Tapos yung tatay niya is yung school bus driver. So, nailisakay kami sa kanila kasi nga malayo tong bahay namin from the city. Eh, dahil school bus siya, tapos nakikisakay lang ako. Tahimik talaga ako sa school bus. Tapos madalas nakasimangot kasi ako. Lalo na kung mag-isa. So, kung nakita niyo ako somewhere na public at mag-isa ako, tapos masungit yung tsura ko, ibig sabihin, nahihiya ako. And hindi ako masungit, di lang talaga ako nakikipag-usap pag mag-isa ako, lalo na in public. Si Darlene Kabamunga nag-send, sabi niya, magaling ka po mag-basketball. Hindi ako marunong mag-basketball. Marunong lang mag-shoot-shoot, pero hindi yung laro talaga na basketball. Kasi, asthmatic ako at hindi ako pwede magpagod masyado. Ayan. Kaya hanggang ngayon, hindi ako marunong mag-basketball. Ingat ko maaam. Sponsored tong video na to, in fairness. Alam niyo ba kasi nag-sponsor sa akin? Yung lola ko, sa tindahan galing to eh. Tapos sabi naman ni Jerica Ordonio, kumakanta lagi sa Sia. I mean, sino bang hindi, diba? Kung maganda kayo kumanta sa Sia, maganda yung acoustic. Maganda yung echo ng pangapal niya, diba? Yung favorite kong question, sabi ni Lizelle, Lizelle Lawagan, thought you were an elitist snob. On sa lahat, hindi ako elitist na dahil hindi naman kami may plan. Hindi nga ako snob, pero I could say na hindi talaga ako namamansin in public, lalo na if mag-isa ako. I think it's an extrovert thing na kapag mag-isa mo lang, hindi ka ganun ka-out there din. So, as an introvert, sabi ko nga, as an introvert, kailangan ko pa rin ng kasama bago ako maging ganun ka-confident. Kasi kung mag-isa lang ako, hindi rin ako ganun ka-outgoing or ka-comfortable makipag-usap sa mga tao. So, sorry kung feeling yung snob ako kasi ang dami nagsasabi, parang pati yung mga first year sa school ngayon, sinasabi nila na parang nakakatakot daw ako i-approach kasi parang akong snob, tapos parang masungit din yan. So, pero hindi. So, please, kausapin nyo ako kapag nakita nyo ako sa school. Okay? Next is, sinan ni Ate Marinal Fernandez. Sabi niya,
tipong never naglalaro ng ML. So ayun po, naglalaro po ako ng ML. Tapos follow niyo po ako, it's here, it's apostol. Ayun. So naglalaro po ako ng ML. Tapos yun, dahil summer ngayon, mababa po yung rank ko kasi yung mga bata, ano, nakikipaglaro, baka bastos. Tapos ayun, naglalaro po talaga ako ever since pa Dota, Battle Realms, Command and Conquer, Counter-Strike. Yun. So hindi talaga bago sa akin ang ML na gaming kasi nga ever since naglalaro na ako sa PC pa. So Dota 1, Dota 2, nalaro ko lahat. David Rivera, Pokpok. Surprise! That is true, David! Ako isang Pokpok. Kailangan ba derogatory ang Pokpok? What if malandi ka talaga? What if being malandi? What if by being malandi, you get what you want? Diba? So it all works out in the end. So, paano ka magkakajowa kung hindi ka malandi, diba? Next, sabi ni Hezzy. Hezzy to me, eh? Ugly AF. Alam mo, Hezzy, ikaw talaga yung numero yung mga shirt ko. Kaya sinasabi ko sa'yo ngayon. Pag-ingat mo. Kasi, pag ako nag-isip, tatanggalin ko isa-isa yung pumatang na ginawa lang naman sa kanya. Okay? Total, isa ka namang aso. Rough, rough. Sabi naman ni Andrea Batang, sobrang sungit. Hindi nga masungit, mukha lang masungit. Kasi nga, nakasimangot ako yung bagay. So, that explains kapag nag-high kayo, tapos yung ngiti ko ganito, ganon, that explains it. Pero hindi po ako masungit, mabait po ako. So, kausapin niyo ako pag may time. Okay, next is si LJ Quizon. Pero ang dami niya kasing sinend. Tapos sabi niya, una is Warfreak. Warfreak? Siguro totoo na Warfreak ako kasi ayokong nahaapakan ako in a way. I mean, sino bang hindi, ay sino bang may gustong maapakan ka rin? So, feeling ko, yun, pag alam ko na sa tama ako, pagkatanggol ko yung sarili ko, kahit it will cause friendships or relationships to be broken. So, ayun. Sabi niya rin, friendly. Yes, friendly ako. Kasi nga, extrovert ako. Pero, friendly lang ako kapag may kasama ko. So, kapag mag-isa niyo ako nakita, hindi ako friendly. So, huwag niyo ako pansin. So, sabi niya pa, mabahit, tapos mataray. So, ano ba talaga LJP? Ano pang gusto mo pala na sa'yo? Mabait ba talaga ang mata? Mabait naman. Depende sa'yo rin. Depende rin kung paano mo ako kausapin, paano mo ako itrato. Kung bastos ka, mas bastos ako ganun. Alam mo yun? Kasi diba, hindi na uso ngayon yung feeling mo lagi kang talo. Dapat yung pinagtatanggol natin ang sarili. Katulad ng pagtatanggol natin sa Pilipinas versus sa China. Kailangan natin ipagtanggol yun kasi lupa natin yun eh. Bakit kasi binibenta ng presyo rin naman nakakainis naman eh. Ano ba naman yung mga okay. Next na question ko. Sinend ni Joey Alban. Sabi niya slob. Kaya never kitang kinausap nung magkaklase tayo sa airport. Alam niyo ba? Ang funny kasi si Joey ay friend, mutual friend namin ni Michelle Bernardino. Si Michelle Bernardino yung gumagaya kay Rufa May sa Twitter. Ay, famous na friend ko yan. Tapos, classmates kasi sila sa SLU. Tapos, ako naman, dahil friend ni Michelle, friend ko na rin. Tapos, nung ginawa ko tong nagpa-ask ako sa Instagram story ko, is na-realize ko, nakaklase ko pala siya sa ecology na subject namin 2 years ago siguro. Tapos hindi ko alam. Kasi nga, hindi ako namamansin ng mga tao in public. So, ayun. Lately ko lang na-realize na kaklase ko siya. Nasa likod ko lang daw pala siya. And,
Joey, hindi ako slum. Ayoko lang yung klaseng yan. Ayoko ng ecology na subject kasi nga. Ang boring yung teacher, tapos ang dami niyang pinapagawa. Everyday gusto niya nag-quiz kami. But hello, hindi naman namin kailangan ng ecology sa course namin. Wala nang tanong. Pero hindi ko pa rin ubos yung pantang-pantang. Ang sarap ng itlog, no? Saka, bakit pag... Halimbawa sa kainan, bakit kapag special, may itlog? So, super special ba ako kasi dalawa itlog ko? Pero yun, bakit pag special may itlog? Special mommy, may itlog. Hindi na ako makaisip ng content para sa channel na ito. So, if you have suggestions or ano gustong pagawa sa akin ng challenges, mag-comment kayo sa baba. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa channel ko para masaya, para meron naman akong para sa bye-bye. And I guess that's it for the video today. And ako nga pala ulit si Christian Apostol. And you can follow my and my social media accounts. Nilalagay ko dito sa baba. Kasi baka mag-subscribe yung video. And that's it. So I'll see you on my next video. Bye!